Mataas pa rin ang baha sa ilang lugar sa Bulacan tulad ng Hagonoy, Kalumpit at Malolos. Kaya ang ilang apektadong residente piniling manatili sa mga evacuation center. Pero sa Malolos, maging ang evacuation center, hindi pinatawad ng baha. May report si Sandra Aguinaldo. Hindi pa man nakakaahon ang mga residente sa hagupit ng habagat, nagbabanta na naman ang epekto ng bagyong Helen. Lubog pa rin sa baha ang mga barangay ng San Pablo, San Miguel at San Juan sa bayan ng Hagonoy. Apektado na ang kabuhayan ng mga residente. Gaya ng tindahang ito ni Aling Liodovina, nabubong na lang ang kita. Natakot po kasi once po na pupumbagi dito po sumalpok, masasalinghat po iri. Talaga po wala na kami magagawa. Hindi panalangin na lang po ganun. Ang mga paa ni Aling Liodovina nagsugat-sugat na dahil sa pagkakababad sa tubig. Wala naman daw magawa ang ilang mga residente kundi suungin ang baha, kundi ay wala raw silang makakain. Kaya po kami gumagawa ng parang pampatawid gutom na naglalakad po mula kabayanan para lang po makabili kahit o makakuha ng konting pagkain. Mas mahirap naman yung nasa bahay ka lang na kumakalamanti yan kesa sa naman makipagsapalaran kang makakuha ka ng konting pagkain. Si Aling Kunching, 2 oras na naglalakad araw-araw papuntang palengke. Di bali na daw masugatan ang paa, wag lang magutom ang kanilang mag-anak. Nariyan din ang banta ng leptospirosis, pero kapag nagkakaubusan na ng bangka, wala ring magagawa, kundi lumusong sa baha. Kaya mga taga-Kalumpit, Bulacan, nakaisip ng isang improvised na sasakyan. Kasunod yan ang pagpapakawala ng tubig ng Angat Dam at patuloy na pag-ulan. Pati ang sanay kanlungan ng mga residente sa barangay Kaingin sa Malolos, lubog din. 55 pamilya ngayon ang nagtitiis sa pinahang eskwelang ito na nagsisilbing evacuation center. Ang mga bata nagkakasakit na raw. Laging andi dito ang DSWD at saka ang mga health center naming mga mother at saka yung mga midwife. 2 linggo nang hindi makapagklase dito ang mga estudyante. Wala na rin silang librong babalikan. Bukas, suspendido ang klase sa buong Bulacan sa lahat ng antas dahil ipagdiriwang ng probinsya ang kanilang Foundation Day. Sandra Aguinaldo, GMA News.